Alam nyo ang maganda ngayon, ang atol, pagka usaping Duterte, eh nagiging kaisa natin ang mga dilaw at mga pink. Di ba? May mga nanonood tayong mga dilaw dito. May mga supporter na si Tapo ng mga dilaw. Kasi bakit? Eh sabi ng mga dilaw, pagtsatsagaan na nila si Marcos, wag lang maibalik ang isang Duterte. Yung anak ko na wala namang ambisyon niya. Sabi ko, ito sabihin ko sa inyo ha. Pasalamat na kami sa Diyos, Pastor. Nabinigyan si Inday ng Vice Presidency, ako na President. Si Pulong Congressman, si Baste Mayor. Tama na yan. Para sa akin, okay na kami. Ako kay Inday, do not. Huwag ka na mag-ambisyon, Inday. Anak kita. Ibigay mo na sa mga... Yung mga gustong... Ibigay mo na yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Kayong mga Pilipino, Romualdez gusto tumakbo ng presidente, bumoto kayo. Bumoto kayo, mag-experiment tayo. Ako, sabihin ko sa'yo, bumoto kayo. Ikaw, Romualdez, wag ka na mo. Ako na magkampanya sa'yo ngayon na. So, ang presidente, mga Filipino people, subukan ninyo si Romualdez. Nung pinsan ni Marcos, na anak ni Senior Marcos, sige. Boto. Yun, napakinggan ninyo ha. Iboto daw ng taong bayan itong si Speaker Martin Romualdez sa pagka-presidente. Hindi ko alam kung maagang pamumulitika ginagawa nitong mga DDS sa pangungunan nitong si Rodrigo Duterte o nagsasalita siya bilang ama ni Vice President Sara Duterte. Kasi alam nyo mga tol, talagang nasasaktan sila sa nangyari na tinanggalan ng confidential funds ito pong si Sara Duterte o ang Office of the Vice President at Department of Education at inilipat po ito sa Department of Transportation, National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council at saka Philippine Coast Guard. Pero ang hindi nila nakikita, hindi lang naman yung Office of the Vice President and Department of Education ang tinanggalan ng confidential funds. Kasama po diyan ang Department of Foreign Affairs, ang Department of Information and Communication Technology at saka ang Department of Agriculture. Ngayon, dahil sa hindi nila matanggap, kaliwat kanan ang pambabatikos nitong mga DDSheets sa pangunguna ng kanilang tatay na si Rodrigo Duterte, particular kay Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon, hindi po natin nakikita na tatakbo sa pagka-presidente itong si Romualdez. Pero, kitang-kita natin, ayon na rin sa mga supporter nitong mga Duterte, na isinusulong nilang maging pangulo itong si Vice President Sara Duterte. Kaya kayo ba naniniwala dito kay Rodrigo Duterte sa kanyang mga sinasabi na huwag mo nang ambisyonin yan, Inday, at okay na daw sa kanila na siya yung naging presidente, si Sara naging vice president, si Pulong kongresista, at si Sebastian mayor. Aba, talagang kinuha na lahat eh. Tapos ito pang mga supporter na itong mga Duterte, ito pa yung mga sinasabi ni ayaw sa political dynasty. Pero tingnan nyo ang mga Duterte. Kumbaga, ang diskarte nitong mga DDSheets, kapag kaiba ang pinag-uusapan, ayaw nila sa political dynasty, ayaw nila sa korupsyon, ayaw nila sa ganitong mga pag-uugali, action, gawin ng isang tao. Pero, hindi nila nakikita yung mga ayaw naman natin sa mga Duterte. Ngayon, ituloy po natin ang pakikinig. Dito, kung kayo po ba'y naniniwala dito kay Rodrigo Duterte, pakicomment na lamang po dyan. Naniniwala ba kayo sa mga sinasabi po nito? Eh, parang ang hirap paniwalaan eh. Ano ninyo? Huwag ka na magkampanya, Speaker. Ako na mismo ang nagsabi sa Pilipino, butuhin ka. Ngayon, bantayan ninyo ang military pati pulis. Anong gusto mong palabasin? Dating Pangulong Rodrigo Duterte,
bakit kailangan bantayan ang mga sundalo at pulis? Eh ang pagkakaalam namin, ang mga sundalo at pulis sumumpa sa tungkulin para bantayan ang taong bayan. Ano? Hindi ang kasalukuyang gobyerno kung saan bahagi ang sundalo at mga pulis. Ano ba kayo? Nananawagan ba kayo ng kudeta? Kaya hindi tuloy maikakatuwa ngayon na totoo yung sinabi nito pong si Chief of Staff General Romeo Browner ng Armed Forces of the Philippines. Meron daw destabilization efforts pero wala namang plots, efforts. At ito yung mga efforts na nakikita natin. Katulad ng mga pagsasalita ng mga ganito nitong si Rodrigo Duterte na parang nag-i-incite sa ating mga sundalo at mga pulis na magalit sa kasalukuyang gobyerno. In particular, ito pong napakasinungaling na si Crisette Laureta Chu. Siniraan po nito ng todo si Speaker Martin Romualdez. Salamat na lamang doon sa isang kongresista at binodjak siya. Sabi nung kongresista, matagal niya nang kakilala ito simula pa lamang pagkabata. Pero hindi niya akalain na itong si Crisette eh nagsaksakan ng sinungaling. Ngayon, pinalalabas nitong si Crisette, mga tol, ito, sabi niya po sa kanyang mga post, si Sara nga na powerful na on her own. Hindi, unahin natin to. Yan. To our dear Philippine military and police, Sara Duterte is a reserve colonel, one of your own. PRRD took care of you when he was president. Pinaas lang naman ni Duterte ang sahod ng mga sundalo at pulis at the expense ng sambayanang Pilipino. Hindi naman sa minamaliit natin ang sahod ng ating mga sundalo at kapulisan. Marami akong kaibigan, kakilala, kasamahan before na bahagi po ng pagtaas ng sahod na yan. Pero alam naman natin na talagang nahirapan ang pondo ng bayan dahil po dyan. Ngunit ginagawa na yan ng kaparaanan ng kasalukuyang gobyerno. At ang maganda ngayon, sa kabila ng mga pagkukulang, isa lang kasi ang tinignan ni Duterte, ang busugin, sumipsip sa mga sundalo at pulis para masigurado niya sa kanyang 6 na taon na panunungkulan, hindi siya makukudita. Pero ang katotohanan, hindi siya ganoon kagaling. Ngayon, pinalalabas ninyo na itong si Sara Duterte, kaisa ng ating mga sundalo at pulis, kabahagi sa panunungkulan bilang sundalo. Eh, kung pinagpapalagay nyo ganyan, okay lang yan. Pero nakakalimutan nyo yata na kung meron man talagang nananalaytay sa pagiging isang sundalo, eh, ang ating Pangulong Bongbong Marcos yon. Ang kanyang ama, eh, talagang lehitimong sundalo. At si Pangulong Bongbong Marcos, lehitimong ranger. O tapos, yan ngayon, yung gusto ninyong patalsikin, may panawagan pa kayo na magsama-sama, assemble na, para lamang mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. O sabi pa nitong sinungaling na si Crisette, you sold to protect our interest. Tama naman, interest ng mga Pilipino, hindi lang kayo mga DDshits. This is a call to protect us when and if Franz Castro, who is allied with people who have hurt some of your brothers, starts the impeachment process. Pinabulaanan na ito ng Kongreso. No other than Deputy Majority Speaker, Congressman Erwin Tulfo. Sinasabi niya na walang basihan para i-impeach itong si Sara Duterte. At wala pong disunity laban kay Sara Duterte o unity pabor para kay Speaker Martin Romualdez. Ang sinasabi ni Congressman Erwin Tulfo, unity for the Filipino to move forward and for the progress of this nation. Yon ang sinasabi niya. Masyado lamang kayong mga ambisyoso at ambisyosa kasi mga DDshits. Hindi kayo makapag-intay talaga sa 2028. Kaya yung mga nakikita ninyong potensyal na kalaban ng inyong isinusulong sa pagka-presidente na si Sara Duterte, ginigibanin nyo at kayo'y nag-gaslight sa mga issue na ito. Sa inyong mga manipulative statement, pinapalabas ninyo na si Speaker Martin Romualdez ang namumulitika. Pero kayo talaga ang totoong namumulitika.
eto nga si Rodrigo Duterte, dapat nananahimik na ito eh. Pero napakaingay pa rin sa kanyang programa doon sa gikan ng masa, katulad ng pinanood natin kanina. Sabi pa po dito, nitong sisinungaling na Chriset, please protect us. Do not allow anybody to oppress the Filipino. Sino bang nag-o-oppress? Kailan ba naging oppressor si Pangulong Bongbong Marcos? Sa pagkakaalam namin, ang Duterte administrations ay merong kinakaharap na human rights violation, in particular sa ICC. At ito ang pagpatay sa hindi bababa di umano na 3,000 Pilipino. 30,000 Pilipino. More or less 30,000 Pilipino ang napatay sa tinatawag na drug on war nitong si Rodrigo Duterte. Sino ngayon ang nag-umpress? Tapos may gana pa kayong sabihin, particular itong si Rodrigo Duterte, ino-oppress daw siya nitong si Castro. Wala kaming pakialam kay Castro. Kung ano man ang awayan nila ni Castro, wala kaming pakialam doon. Pero kaya nagkakaganito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasalanan niya eh. Kung hindi siya napakadaldal, kung ginagamit niya lamang ang kanyang pagiging abogado, hindi siya masasampahan ng reklamo nitong si Franz Castro. Sabi pa po dito ng sinungaling na si Cruzet, the Filipino voted overwhelmingly for Sara Duterte at kasama kaming bumoto dyan. Kaya lang naman naging 32 million votes ang nakuha nitong si Sara Duterte kasi kayo mga didi-shit kayo, hindi kayo bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung bumoto kayo kay Pangulong Bongbong Marcos, eh di halos nagparehas yan o baka nahigitan pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang 32 million na pinagmamalaki ninyo. Tuloy tayo. Rodrigo Duterte left with the highest satisfaction and trust rating of any president. Eh dahil yan sa inyong pinaggagawa na pag-build up sa pagkatao ni Duterte sa harapan ng publiko. Mga SOCMED influencer eh. Ang daming nauto ng mga SOCMED influencer na ito, ng mga didi shit, na mga kapwa natin Pilipino. Akala natin napakaganda ng Duterte administration kasi nandyan kaliwat kanan ang mga vlogger nagbi-build up ng kanyang public image. Yung optics nitong Duterte admin, pinapaganda nila palagi. Eh syempre, ang taong bayan sa SOCMED nakarelay ngayon, more on SOCMED talaga, bihira na sa mainstream media. Eh ang daming nauto. Pero ngayon, ang dami nang nakaka-realize na nagkamali sila sa pagsuporta kay Rodrigo Duterte. O sabi pa po dito, protect our vote, protect our rights, protect our will. Please, please, please protect us from those who are destabilizing the government due to their selfish motives. Kayo. Parang ito lang yung kawali na sinasabihan yung isang kaldero na maitim siya. Di ba? Ganun lang yun. Pero kayo yun. Kayo talaga yun. Ano? Sinasabi niyo yan, pero kayo ang nagdi-destabilize ng kasalukuyang gobyerno. Ang mga pahayag ninyo, ang mga ginagawa ninyo sa harapan ng social media, sa harapan ng publiko, ang nagdi-destabilize. Mga efforts na nga yan eh. No other than the chief of staff, General Romeo Browner, sinabi na yan. O ano pa ang kasinungalingan o panghikayat na ginagawa ng sinungaling na si Chriset Laurechu? Sabi dito, si Sara nga na powerful na on her own, na sinuportahan sila, kaibigan nila, kasama sa mga kampanya, kasama kumain sa ibang lamesa, sa isang lamesa. Pinagbigyan sila hindi lang isang beses, kinaya nilang traidorin. Kailan ba tinraidor si Sara Duterte? Kung meron mang tumatraidor, eh tingin ko yung kampo ninyo yun. Pinagtangkaan ng speakership. Hindi nyo may kakaila yun. Kaya natanggal bilang senior deputy speaker si Gloria Macapagal Arroyo. At ngayon, tinanggal na bilang deputy speaker ng Kamara. Kasi wala talaga eh. Hindi talaga mapagkakatiwalaan. Tambalos-los talaga. Tuloy tayo. Tayo pa kayang mga regular na Pilipino na di namang nila kilala, di nila kaibigan. Huwag mong tawagin regular na mga Pilipino. Kayo. Kasi kayong mga didishits, kayo ang nakinabang sa Duterte administration. Kayong mga vlogger na ayon kay Ninyo Barsaga, mga bayarang vlogger, nakinabang kayo. Labas-pasok kayo sa Malacanang. Samantala ang pangkaraniwang Pilipino halos hindi makapasok sa Malacanang nung panahon ni Duterte. Tuloy tayo rito sa pinapanood po natin na pagsasalita nitong si Rodrigo Duterte. Kayong nakapagkonsabo dyan sa Congress.
Hindi ko kayo tinatakot. Pero bantayan ninyo ang military pati pulis. Ang sakit ng puso niya, ilan ang namatay na pinatay ninyo Sensor pulis Gigi. Pati militar. Nagtataka lang ako dito kay Rodrigo Duterte. 6 na taon na naging pangulo ito. Napakalaki ng confidential funds nito, pati intelligence funds. Pero, bakit natapos na lamang yung termino niya na itong mga taong sinasabi niya na komunista na napaniwala tayo, makabayan black, ayon sa kanya, mga komunista ito, mga rebelde ito, eh hanggang ngayon, hindi man lang nila nagawa ng paraan na madiskaril yung operasyon nito kung sa paniniwala nila, ito talaga ay mga komunista. Wala tayong pakialam diyan kila Castro. Pero ang nakakapagtaka, bakit natapos na lamang nang natapos ang termino mo, ang makabayan black nananatiling ang iingay? Nak ng teteng na yan. Tapos ngayon, isusumbat mo yan sa mga mamamayang Pilipino. Sasabihin mo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, na matakot ang kasalukuyang gobyerno o tayong mga Pilipino sa puot at galit ng mga sundalo at mga pulis. Eh, hindi mo rin yata naiisip na kung ikaw naman ang titingnan ng mga Pilipino, kapakanan naman ng taong bayan ang pinababayaan mo, partikular sa West Philippine Sea. Mga mangingisdang Pilipino, pinagdudahan mo pa nung binangga ito ng China Coast Guard. Sa tingin mo, hindi nasasaktan ang Philippine Navy nang ipatigil mo ang regular na isinasagawa nilang sovereignty patrol? Sa tingin nyo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi nasasaktan ang Philippine Coast Guard nang ito'y binubuli ng China Coast Guard sa panahon ng inyong administrasyon tapos wala kayong ginagawa? Hindi man lang kayo nagsasalita para kumbinahin ang ginagawa ng China Coast Guard? So yun ang ano mo, Mayo, yun ang sinasabi mo na the sentiments of the police, the military that have been killed. Ito, in this situation. Nagtataka lang ako dito, no? Itong pastor na ito, kasama ng mga audience niya, although meron tayong karapatan as is enshrined in the Constitution to exercise our own religion. Ano, pero nagtataka ako kasi religious group ka eh. Tapos, yung nagsasalita sa harapan mo, walang sinasabi kung hindi magpapatay, manghikayat ng mga hindi maganda, magmura. Pero palakpakan pa sila. Palakpakan pa. Natutuwa pa sila na yung taong kausap ng kanilang pastor, eh gustong magpapatay. Sa bagay, hindi tayo magtataka. Ito naman ay hindi paninira. Sapagkat alam naman ng publiko na itong si Pastor Apollo Quimboloy, meron po itong kinakaharap na serious crime sa Estados Unidos. Wanted po ito ng Federal Bureau of Investigation. Tuloy po tayo. Insurgency war, tapos makita nila isang leader na kipagkaibigan doon sa alam nilang nasa white area. Yun ang foreboding ng tao na baka may sentimento eh. Kaya nga ako, Pastor, hindi ako, I'm not worried na they will prevail. Sila ni mag I'm not worried. You know why? Diyan yung military. Ito yung PMA. Ano lang yan, makalito lang yan. Nagatingin niya ng kung saan papunta ang bayan natin. You are just saying the sentiment. Pagkatapos, inaakusahan ka nila na you are the ones initiating destabilization, which is not destabilization. Ang nag-aakusa dito direkta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang dating senador na si Antonio Trillanes. Sinabi ni Antonio Trillanes na pasimuno itong si Rodrigo Duterte ng destabilization efforts para kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang layunin daw ayon kay Trillanes? Iupo bilang presidente ang kanyang anak na si Sara Duterte. Kasi alam naman natin yan, na kapag ka naalis ang Pangulo, by law of succession, under the Constitution, the Vice President will become the President. At huwag naman mangyari ang mga sirkumstansya na sinasabi sa ating
konstitusyon. Baka ito yung pinapanalangin ni ng mga DD sheets eh. Wag naman. Ang pagpanaw ng pangulo, ang pagiging physical incapable nito, disability na tinatawag physical disability, resignation o kaya ma-impeach ang pangulo. Ngayon, dahil mas malakas ang panalangin natin sa mga DD sheets na ito, naniniwala ko na hindi mangyayari yung apat na yan. Kaya nakikita din nila na hindi mangyayari yun. Kaya sa illegal na kaparaan na nila, aagawin marahil ito pong kapangyarihan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng panghihikayat sa mga sundalo at pulis na mag-aklas dito sa kasalukuyang gobyerno. Yun! Ganun na ganun ang gustong ang tema nitong si Crisette Laureta Chu. Kaya niya hinahalungkat ngayon na malaki daw ang utang na loob ng mga sundalo at pulis sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero alam ninyo mga tol, hindi utang na loob ang sukatan dapat bilang isang public servant, bilang isang uniform personnel. Dapat kung ano ang nakalagay sa konstitusyon. Dapat yun ang inyong protektahan. Ang Pangulo na ibinoto ng 31 million na katao, ang Pangulo na mayroong mandato para pamunuan ang ating bansa, siya ang dapat protektahan ninyo dahil Pangulo ng Pilipinas, pinoprotektahan ang sambayan ng Pilipino. Kaya nga, Commander-in-Chief, tapos ngayon nilalaso ninyo ang ilang mga sundalo, hindi maikakaila na meron talagang nakipag-usap sa mga retired officers ng PNP at AFP. At nangangalap sila ng suporta although dinedeny nila ito. Dinedeny nila na sila ay nagbabalak, nagpa-plot ng destabilization sa ating kasalukuyang gobyerno. Pero lalabas at lalabas ang katotohanan. Alam ninyo mga tol, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, napakatalino nito. Kahit sinasabi nila ito ay hindi nakatapos ng pag-aaral. Naka-live po ako eh, PLDT. Nung nakaraang araw po kasi, iniintay ko po yung tawag ninyo, hindi po kayo tumawag. Naka-live po ako ulit ngayon. Pupunta po ba kayo dito sa bahay? Today po, kahit anong oras po, paki-terminate, tigil muna natin, naka-live po, on air po ako ngayon, naka-live streaming po ako. Itong PLDT, kada magla-live ako, sa katatawag, ilang araw ako nag-aantay dito para tumawag o magpunta sila, hindi tumatawag. Anyway, last na pakikipag-usap ko na yan, sabi ko doon sa PLDT, kapag ka hindi ninyo naayos yung servisyo ninyo, ipapuputol ko na tong connection ko. Lilipat ako sa Globe. Anyway, balik po tayo. Dito po sa ating pinag-uusapan. Alam nyo mga tol, ang ginagawa po nitong si Rodrigo Duterte, indirect inciting po ito para po maggalit ang mga sundalo sa kasalukuyang gobyerno. Pakinggan po ninyo ang tono ng kanyang mga pananalita. Stabilization, bakit oil or the military? Anong pagtingin mo sa mga military? Bubo? So yung nakikita natin, the military, the police are protecting this government from the insurgents who want to topple down government. And when you see a leader colluding with them, yun ang delikado. Kaya matapang sila eh. Kasi sila matapang sila mag-question. But the military is just listening. Alam, kilala nila si Inday. Mayor si Inday. Billion ang dumaan sa kamay niya ng mayor pa sa matagal yung mayor. Totoo. 2.6 billion pesos as confidential funds. Simula nung naging mayor siya, pero yung particular na figure na yan from 2016 hanggang 2022 lang. Wala tayong pakialam doon. Pera ng mga Dabaw yon. Hindi tayo nagbabayad ng buwis sa Dabaw City. Kaya dapat kung mayroong mga concern doon, mga constituents ng Dabaw. Pero ang concern natin, higit sa lahat, yung 125 million pesos na ginasta ng Office of the Vice President sa loob lamang ng 11 araw. Ano? Sabi mo, kilala
ng tao, kilala ng mga sundalo, si Sara Duterte. Eh, paano ngayon yan? Ganyan ba yung pagkakakilala ng mga sundalo kay Vice President Sara Duterte na ang kanyang opisina gumasta ng 125 million pesos confidential funds sa loob lamang ng 11 araw? At pilit nyong ina-avoid ang issue na yan. Kayo'y nagdadiversion ng issue patungo sa tinatawag ninyong MOOE. May pa-open-open book pa kayo sa House of Representatives. E samantala, alam naman natin at alam din ninyo na ang MOOE meron lahat ng ahensya ng gobyerno at fully auditable ito. Ibig sabihin, lahat po yan ng gasta naka-record, naka-report sa Commission on Audit. Tuloy natin ang pakikinig dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito rin. Kagaya ko. Baliktarin mo man ako ng baliktarin. Baliktarin ninyo. Punta kayo sa bahay ngayon sama mo. Tingnan ninyo yung bahay ko. Ayun, napunta na kayo ng pasko. Nagpapresent. Yan yung laging pinagmamalaki nitong si Rodrigo Duterte. Tingnan niyo yung bahay ko. Napakasimple nga lang naman. Pero sa pagbubulgar ni Antonio Trillanes at hindi naman maikakailayo, may mga records sa registrar's office ng mga city at municipality. Ilang bahay at condominium ang nakapangalan sa kanyang mga anak. Ano, wag na tayong magbulahan dito. Ano, hindi niyo maitatago yung katotohanan na yung pinapakita niyong pagiging simpleng pamumuhay sa katotohanan hindi naman ganoon. Optics lang yan para mautunin nyo ang mga Pilipino. Ako sa bahay ko, ito totoo kasi maraming mga short workers na sumama sa ganyan. Hindi kami nagkasya sa bahay ko na pinablessing ko. Ayan si Pasko. Teacher's village yun. Ngayon, hindi namin kailangan yung testimonya mo na yan eh. Kung talagang naniniwala ka, dating Pangulong Rodrigo Duterte, na ikaw ay walang korupsyon, bakit hindi mo palagan yung challenge sa iyo nitong si Trillanes na mag-waiver ka sa mga bankong kanyang binanggit? Kasi may hamon si Trillanes dati na mag-bank waiver itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para magkaalaman talaga kung ano ang yaman nito. Sige, doon kami maniniwala. Pero lahat ng mga sinasabi kasi nito sa ngayon, ang hirap paniwalaan eh. Alam niyo, may mga video pa nga na initially, napaka-supportive nito kay Speaker Martin Romualdez. Na ipapakita ko sa inyo, ipapadinig ko po sa inyo itong mga video. Ha? Ito po yung mga ilan sa video eh, na napaka-supportive niya. Noong mga panahon na hindi pa nila nakikitang threat itong si Speaker Martin Romualdez sa kandidatura nitong si Sara Duterte sa pagka-presidente sa 2028. Saka huwag tayong maniniwala mga tol na ang vice-presidente hindi tatakbo sa pagkapangulo yan. Maniwala ako. Eh mismo mga supporter nila nagsusulong. Yan yung mga nanonood dito. May mga DD sheets na nanonood. Sila mismo nagsusulong na gusto nilang maging pangulo. Style ng mga Duterte ang kunyari, hindi tatakbo pero alam naman natin na tatakbo. Ginawa nila ng 2016. Ginawa na naman itong si Vice President Sara Duterte noong 2022. Ang katwiran niya lamang, meeting halfway her supporter. Kasi ang mga supporter niya gusto na maging pangulo siya at siya naman daw ayaw niyang maging pangulo kaya para meeting halfway vice president ang kanyang itatakbo. O pakinggan ninyo itong si Rodrigo Duterte nung mga panahon na maayos pa ang tingin niya kay Speaker Martin Romualdez. Which is just around the corner. Yan. The next election which is just around the corner. If you run for vice president, I will support you. And I will hold on that commitment. Pag tumakbo si Romualdez, wala ako.
di ba? Yan yung mga panahon na hindi niya nakikitang magiging kalaban ng kanyang anak, si Romualdez. Oh, pero siyempre, nag-iiba ang ihip ng panahon eh. Dahil nga alam na ng taong bayan na yung vice president po natin sa ngayon, hindi maipaliwanag ang paggasta ng 125 million pesos confidential funds sa loob lamang ng 11 araw. Eh, unti-unting nawawala ang tiwala rito ng taong bayan. Samantala, yung tinatawag nilang tambaloslos na si Speaker Martin Romualdez, unti-unting pumapahimpapawid ang trust and approval rating nito sa taong bayan. Ang rating ngayon nitong si Speaker Martin Romualdez, 71%. Kasaysayan po na yan sa Speaker of the House. Ang incumbent Speaker of the House na pinakamataas ang nakuha sa kasaysayan ng House of Representatives, si Speaker Martin Romualdez yun. Habang ginigiba nila, habang sinisira nila si Speaker Martin Romualdez, lalo naman itong nakakakuha ng simpatiya sa taong bayan. Kaya kung gusto ninyong matalo si Sara Duterte, gawin nyo lamang ng gawin yan. Kayong mga DDC, sige gawin nyo lang yan. Kung gusto ninyong manalo si Sara Duterte, itigil ninyo ang pamumulitika ninyo. Itigil ninyo ang paninira. Actually, ito ha, honest to goodness opinion po ito mula sa akin. Wala ako nakikita so far na problema eh kay Vice President Sara Duterte. Except doon sa pagbibitiw niya sa lakas CMD. Kasi parang kinampihan niya si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pero lahat ng mga issue ngayon, kagagawa ng mga taong nakapaligid sa kanya eh. Kagagawa ng tatay niya. Kagagawa ng mga DD sheets. In fact, ewan ko kung totoo yung na-receive kong information. Ayaw na ayaw ni Vice President Duterte sa mga DD sheets. Kasi bakit? Ipinapahamak siya ng mga ito. Pero inyo, ang hirap ng katayuan ni Vice President Sara Duterte kung tutuusin eh. Pinipilit niya ngayon yung sarili niya doon sa unity. Hinatid si Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraan bago pumunta ito sa Estados Unidos para sa APEC Summit. Pero halos hindi siya makapag-express ng kanyang mga saloobin doon sa lugar. Kasi tensionado na eh. Although katabi siya ni First Lady Lisa Marcos, pero makikita natin talagang nag-iiwasan na sila ni Speaker Martin Romualdez. Kitang-kita natin yun at hindi maikakaila yun. Ilang beses silang nagkasalubungan, hindi na nagbabatihan. Bakit nagkakaganon? Kasi sinimulan ng mga DD sheets at ngayon sinulsulan ng kanyang tatay. Actually, okay na to eh. Parang nagkapatawaran na nga eh. Kasi umangkla na si Vice President Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez nung isang beses na umalis si Pangulong Bongbong Marcos at ang saya-saya ng kanilang pag-uusap. Pero yung mga supporter kasi ng mga Duterte, hindi nila tinitigilan ang mga Marcos, particular si Pangulong Bongbong Marcos at kasama si Speaker Martin Romualdez. E ano ngayon ang mararamdaman ng tao na sumusuporta kay Pangulo? Ipagtatanggol. At sa pagtatanggol na ito, lalong nagkakaroon ng mainit na balitaktakan ang mga PBBM supporter, loyalista at saka mga DD sheets. Sino ngayon ang nalalagay sa alanganin? Si Vice President Sara Duterte. Nakakalimutan nyo kasi mga DD sheets. Partikular kaming mga PBBM supporters. Walang mawawala sa amin. Pangulo na si Ferdinand R. Marcos Jr. Kayo, nangangarap pa lamang na maging pangulo si Vice President Sara Duterte. Wala akong pakialam kung tumakbo si Speaker Martin Romualdez. Sa kasalukuyan, hindi ko tinitingnan yon. Pero kung kinakailangan at kung siya ay tatakbo sa pagkapangulo, para lamang masigurado na hindi mananalo yung sinusulong ng mga DD sheets na si Vice President Sara Duterte, eh susuportahan ko si Speaker Martin Romualdez. Ipapangampanya ko ito araw-araw sa ating programa kung siya ay tatakbo sa pagkapangulo. Pero ayon kay Congressman Dalipe, si Congressman Dalipe, wala sa isipan pa ni Speaker Martin Romualdez yan. At wala din tayong nakikita na o napapanood na sinasabi ni Speaker Martin Romualdez na siya ay nangangarap na maging Pangulo ng Pilipinas. Pero ang politika, alam naman natin yan. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos,
the best politics is performance. O, di magtrabaho na lang na magtrabaho. Kung sino ngayon yung pinakamagaling magtrabaho, yun ang iboboto natin. Sa ngayon, ang nakikita natin nagtatrabaho, si Speaker Martin Romualdez. Eh. Diba? Anyways, mga tol, so much for that. Ano, alam ko, maraming galit na galit sa atin ang mga DD sheets. Pero hindi nyo ako mapapatigil dito. Sino kayo para patigilin ako sa aking programa? Nakikinood lang kayo rito. Kung gusto nyo akong patigilin sa aking programa, mag-vlog kayo sa inyong mga page at channel at doon kayo magngaungaw katulad ng sinasabi nyo sa akin dito. Pero mananatili ang top 1 na nagsasalita para suportahan ang kasalukuyang gobyerno, si Pangulong Bongbong Marcos at ang tinitira ninyo na si Speaker Martin Romualdez. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout po sa lahat ng ating mga manonood, mga PBBM supporters, mga loyalista, kasama na ang mga Dilawan at Pinklawan. Shoutout po sa inyo. Yung mga DD Sheets, bahala kayo sa buhay ninyo. Alam nyo, maganda ngayon, mga tol, pagka usaping Duterte, eh nagiging kaisa natin ang mga Dilaw at mga Pink. Diba? May mga nanonood tayong mga Dilaw dito. May mga supporter na si Tapo ng mga Dilaw. Kasi bakit? Eh sabi ng mga Dilaw, pagtsatsagaan na nila si Marcos, wag lang maibalik ang isang Duterte.